Katawan mo! Opo. Anong nararamdaman mo, iho? Magsalita ka! Magsalita ka! Iya, pupulsuhan kita. Hindi ako ganyan magpulso ganito. Ilang taon ka na ba, iha? 17 po. Hindi, bitay. Wala kang ibang gagawin. Kundi, ganito, pumunta ka sa malapit sa ilog. Yung ilog na yun piliin mo, dapat maraming suso o kaya kuhol. Kumain ka nung maraming kuhol, siguradong lalabas ang bibi. Read my lips! Do you understand the word that's coming out from my mouth? Yeah! Pupulsuhan kita ulit, pakikinggan ko. Meron nga. Malaki, malaking kambing ang nasa loob ng katawan mo, iha. Nagsimula siya bilang propsman sa mga palabas sa telebisyon. Pero dahil sa kanyang angking talento sa pagpapatawa, ang dating propsman ay naging isang ganap na TV comedian. Ngayon, isa na siyang pamilyar na mukha sa iba't ibang comedy programs dito sa GMA. Pero ang daan tungo sa kasikatan ay hindi naging madali para sa komedyanteng ito. Kinailangan niyang maranasan ang iba't ibang pagsubok na siyang humubog sa kanyang pagkatao at lalong nagpahusay sa kanyang talento. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Mike Nacua na mas nakilala natin sa alias niyang si Pekto. Tunghayan po natin. Thank you. Emily, saan mo dito? Sa bahay mo lang ako hintayin, di ba? Bakit? Hindi ko na ba pwedeng sorpresahin ang asawa ko? Pwede naman eh. Sabi ko nga eh. Basta ka na. Ay, slal. Magpupuloy ako! Sino yan? Hello? May iba pa bang Pekto dito sa lugar na to? Sabi ko nga, ako nga. Mike, sino siya? Ako? Ako lang naman ang babaeng na buntis niyang asawa mo. Hindi kita kilala. Sinasabi ko na nga ako. Mike, paano mo nagawa sa akin to? Ha? Sa tagal ang pinagsamahan natin, ito ay gaganti mo sa akin, ha? Ha? Hindi ko nga siya kilala eh. Ano yung makilala? Hindi ko siya kilala. Ay, 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 ang tambalang Pekto at Emily, kumbaga sa pelikula, ay subok na sa takilya. Matagal-tagal na rin ang kanilang pinagsamahan. Mula pa noong mga bata pa sila at kilala pa si Pekto bilang Mike. Oh, dito lang ako. Kaya ko ba to? Oo, oh, kaya mo yan. Ikaw pa. Ayun si Emily, oh. Puntaan mo na. Hi, Emily. Ano yun, Mike? May bibiling ka ba? Ito. Ay, huwag na lang pala. Eh, ano? Chocolat na lang. Bayad. Ah, ito. Huwag mo na lang ibigay sa'yo. Para sa'yo naman talaga yan, eh. Napaka-bulero mo talaga. Emily, ang gagawin ka ba bukas? Depende. Bakit mo sa'kin tinatanong? Baka yayain kitang umalis bukas eh. Pero kung may gagawin ka, wag na lang. Hindi naman ako namimilit eh. Magyayaya ka, tapos uunahan mo agad ang desisyon ko. Ikaw talaga. Emily. Bakit? Gusto mo ba akong maging boyfriend? Mike talaga, ang babata pa natin, tapos kung ano-ano na yung nasa isip mo, eh gusto kita eh. Bata pa lang,
ay tila itinakda na ng kapalaran ang pag-iibigan ni na Mike at Emily. Kahit sa kanilang mga murang edad, alam na ng dalawa na sila'y isinilang upang mahalin ang isa't isa. Ano na naman tong ginawa ninyo? Bakit naman kasi tinakpan niyo pa? Ayan na, panis. Ano ngayon ang uulamin natin? Pasensya na po, ma. Diba sinabi ko sa inyo, kailangan natin magtipid? Hindi na kasya ang sweldo ng papa ninyo para sa ating lahat. Ilang beses ko ba ipapaliwanag sa inyo yun? Oy, Mike! Halika nga rito. Ha? Saan ka na naman pupunta? Sa tindahan po. Ayun! Manliligaw ka na naman! Uy, Mike, ang bata-bata mo pa, panipanliligaw yung inaatupag mo. At para sabihin ko sa'yo, wala na tayo sa Cebu. Iba na buhay natin ngayon, ha? Hindi na tayo mayaman tulad ng dati. Ma, ba't ako na naman ang napansin ninyo? Hindi nyo ba talaga ako naiintindihan? Wala na tayong pera. Pag hindi tayo mag-iingat, sa kangkungan tayo pupulutin. Ma, walang kamera. Teka. Tatawagin ko yung kaibigan ko, direktor, para ma-discover kayo. Uy, Mike, seryoso ako, ha? Ma, seryoso rin ako. Tawanan na lang natin ang problema, huwag niyong iyakan. Ano, umingiti na kayo, gumaganda na kayo. Ikaw, kung hindi ka talaga bolero, huwag ka na, kumain ka na. Kumain na, kakain na tayo. At saka, ano yung narinig kong panis? Sabi yan? Panis nga, eh. Ma? Pwede pa ito eh. Hati-hati tayo. Ate, si Emily po. Salamat po. Magandang araw po. Walang maganda sa araw, lalo na pag nandito ka. Pwede po kay Emily? Hindi pwede. Ikaw ang bata-bata mo pa. Saan-saan mo dinadala yung pamangking ko? Simula ngayon, hindi na kayo pwede magkita ni Emily. Po. Bingi ka. Sabi ko, simula ngayon, hindi na kayo pwede magkita ni Emily. Kasi ngayon, aalis na siya. Doon na siya titira sa bahay ng kapatid ko para sigurado hindi mo na siya makita. Hindi po pwede yun. Bakit hindi pwede? Bakit ikaw ba nagpapakain sa kanya? Pwede ba umalis ka sa harapan ko? Nainis ako sa'yo, ah. Emily. Hoy, sabi ko sa'yo, umalis ka na, di ba? Kita ko, kausapin ko lang po siya. Ang drama-drama niyong dalawa, hindi na pwede yan! Magpapaalam lang po. Hindi pwede! Halika na nga, yakin lahat ang hindi pwede! Hindi, sakay! Emily! Sakay, hindi! Na. Sakay! Emily! Kita ko, kausapin ko lang siya! Hindi na! Pagkalipas ng ilang taon, ang naudlot na pag-iibigan ni na Mike at Emily ay muli ring magpapatuloy. Sa pagkakataong ito, tila wala nang makakapigil pa sa binata't lalaga. Mike, pare, saan ka ba naglulusot? Alam mo ba kanina ka pa hinahanap dito ng bebot mo? Oo, pare. Mukha talaga pinagtataguan mo na naman yun. Sino? Sino? Si Sheila? Ano si Sheila? Si Kyla? Ito mo, napakababaero mo talaga. Ibang klase ka. Ibang klase ka. Pare, hanggang ngayon, hindi ka pa nagbabago. Hindi ka pa tinotino sa babae. Ang mga babae, hindi siniseryoso yan dahil lulukohin lang kayo niyan. Talaga lang, ha? Talaga, eh. Jesus! Kaya kayo, makinig kayo. Mag-inuman tayo, tuturuan ko kayong paano dumiskarte dahil ito, Spanish na yung diskarte nito, eh. Wow, wala ka pala. Ako naman, nagsalita ka pala. Pare, ang sinasabi natin nga rin na pa. Di ba si Emily yun? Emily! Mike? Kamusta ka? Ayos naman. O sige ah, mauna na ako. Ay, pare! Papakapasa ka dyan! Mike! Bagay pa, Mike! Wala ka, magkasakit ka dyan. Mukha kang pasang sisiw dyan. Kumusta itsura ko, pare? Gwapo ka na. Ano ka ba? Ba't ka ba nagkakaganyan? Dahil kay Emily. Pare, akala ko ba sabi mo ang mga babae hindi siniseryoso? Yun yung ibang babae. Pero iba si Emily. Pare, ang tagal kong hinintay yung pagkakataon na to. Akala ko nga hindi na darating. Sige. Batsi ka na. Ayos na ako. Sige, pare. Good luck. Thank you. Sige.
Hoy! Sandali lang ho. Bago niyo ako tuluyang palayasin, hinihingi ko ho yung permiso ninyo para ligawan ko yung pamangkin ninyo. Kung nung mga bata ho kami, eh, hindi ho pwede. Baka ho ngayong dalagat binata na kami, payagan niyo na ako. Hindi pa rin pwede! Malinis ho ang intensyon ko sa pamangkin ninyo. Kaya pinapakiusap ko sa inyo na payagan niyo na ako. Ayoko. Esther! Oh, nakikialam ka na naman sa buhay ng mga bata. Sige, iho. Kaysa sa kalsada kayo, nagliligawan ng pamangkin ko, mas mabuti pa dito sa bahay. At least nababantayan namin kayo. Emily! Po? Bumaba ka dito at meron kang bisita. Iwanan na natin ang mga bata. Halika na, halika. O, asikasuhin mo yung bisita mo, Emily, ha? Opo. Salamat, to. Para sa'yo. Salamat. Ma. Late ka na naman, Mike, ha? Kanina pa dapat tapos ang klase mo, ha? Saan ka na naman ang galing? Eh, ma, may pinuntahan lang naman ho ako, eh. Pinuntahan? Hoy, hirap na kami, ha? Ilang taong ka na nag-aaral, hindi ka pa matapos-tapos. Dapat seryosohin mo ng pag-aaral mo, Mike. Na makatapos ka na at makasakay sa barko at makatulong ka sa amin. Hindi yung puro babae na atupag mo, ha? Nag-aaral naman ho ako pa, eh. Talagang mahirap lang ho yung kursong pinakuha niyo sa akin. Anong mahirap, ha? Ang sabihin mo, panaylakwacha yung inaatupag mo. Pagod na kami ng papa mo sa kakapag-aral sa'yo. At yung Emily na yan, ha? Seryoso ka ba dyan? Palaging siya na lang kasama mo, kaya napapabayaan mo yung pag-aaral mo. Hindi ho totoo yan, ma. Hindi totoo. Dapat alam mo prioridad mo. Pag-aaral mo na unahin mo. Yung babae na andyan lang yan. Pag hindi ka nakatapos, anong buhay yung bibigyan mo sa pamilya mo? Ako na naman nakita nila. Minsan tuloy hindi ko na alam ang gagawin kung paano sila matutuwa sa akin. Tsaka, ayoko naman talaga magsima. Sila lang mapilit. Ang gusto ko talaga, fine arts. Mike, tama na. Huwag ka nang umiyak. Baka hindi ganun kaseryoso ang away nyo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, eh. May gagawin ka ba mamaya? Wala naman. Sandali. Ni-stylean mo ako, eh. Hindi, ha? Oh, hindi. Ni-stylean. Natatakot lang kasi ako sa'yo, eh. Bakit? Wala ba akong aswang? Hindi, no? Natatakot lang ako kasi hindi ko alam kung ano talagang intensyon mo sa akin. Kasi balita ko, sobrang chick boy mo daw, eh. Baka mamaya, isa lang pala ako sa mga babae mo. Hindi yata, hindi. Alam mo, yung makita kitang muli, mahal na kita. Mahal din kita, Mike. Kahit saksakan pa ng gago. Gago? Ako? Gago pala. Oy, tandaan mo to. Itong gagong to ang nagmamahal sa'yo ng todo. At wala lang magmamahal sa'yo na higit pa doon. Ganon kita kamahal.
Halika dito. Bakit mo ako pinapunta dito? May problema ba? Ano, Mike? Kasi... Ano kasi? Ininervyos ako sa'yo eh. Tungkol ba to sa mga tita mo? Hmm? Huh? Galit ba sila sa'yo? Ano pa? Bakit mo tinapon? Eh, kasi sindi ko lang nun eh. Ha? Huh? May TB ka ba? May sakit ka? Sorry, Mike. Bawal na kasi sa akin yun eh. Bawal? Bakit bawal? Mike? Galing ako sa center kanina. Hindi lang ako delayed. Buntis ako. Bata pa lang sina Mike at Emily, tila nakasulat na sa kanilang kapalaran na sila ang magkakatuluyan. Kaya naman, nang magbinata at magdalaga, lalong sumidhi ang pag-iibigan ng dalawa. Punti si Emily? Eh, nakabingo ho eh. Hindi ko naman ho sinasadya. Ano hindi sinasadya, ha? Ang bihira naman. Puro sakit ng ulo na lang ang dinadala mo dito. Hindi ka lang nga makapagtapos sa pag-aaral pagkatapos pinuntis mo pa si Emily? Patay mo na lang kaya ako, ibig sa ginaganito relax mo lang, ako. Relax lang, Luz. Relax lang. Tama na yan. Ma. Huwag na kayong magalit. Nandito na to eh. Takoy ko nga ako mausap sa anak mo. Hindi ko na talaga kaya. Sige na. Anong inang plano mo, anak? Eh, pa. Hindi ko rin ho alam. Nalilito ho ako. Mahal mo ba si Emily? Oo. Higit pa ho sa buhay ko. Hindi man handa sa responsibilidad. Sa altar din humantong ang pag-iibigan ni na Mike at Emily. Ang bigat ba ako? Kaya mo yan! Dito kaya mo yan! Sige pa, hanggang kwarto pa! Dito na lang! Ano ba? Kaya mo yan! Diyan naman o, pang good luck nga daw yun sa bagong kasal eh. Pang good luck eh, muntik na mabali yung likod ko eh. Parang gusto mo magkaroon ng asawang bandado ah. Alam mo ba kung ano yung pangarap ko nung bata pa ako? Alam ko. Manalo sa Miss Universe? Ah, alam ko na. Maka-jackpot ka sa loto. Hindi, no? Dati kasi, ini-imagine ko yung sarili ko na kinakasal ako sa Prince Charming ko, tapos nagsasarili kami. And then, we will live happily ever after. Alam mo, matupad yun. Kasi, ikaw ang Prince Charming ko. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko umpisan tong buhay na pinasok natin. Pero, titigil muna ako sa pag-aaral. Maghahanap ako ng trabaho. Kahit na pagko-callboy, papasukin ko. Sira ka talaga! O sige, hindi na. Importante, nagsasama tayo. Masaya tayo, nagmamahalan. Kahit na pumuti na ang buhok mo. Eh, ikaw? Magtitina ako, siyempre. Halika na. Ligo na tayo. Talaga? Yes? Tumati mo ulit ako. Pero hindi sapat ang pagmamahalan para maitaguyod ni Pekto ang kanyang pamilya. Kulang pa ito. Bukas ng deadline ng kuryente natin. Pag hindi pa tayo nagbayad, mapuputulan tayo.
Huwag mo nang intindihin yan. Ako nang bahala dyan. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang. Eh, paano ako magpapahinga? Ang dami-dami kong dapat isipin. Kita mo nga, ang dami natin bayarin. Sige nga, paano ako makakapahinga niyan? Ano ka ba? Bawal sa'yo mag-isip. Ang dapat sa'yo, laging nakangiti. Sige ka, pag lumabas yung baby natin, nakasimangot, ganito. Ba? Sandali! Bakit? Bakit, Emily? Bakit? Mike! Bakit? Mike, mga anak na yata ako! Hindi pa! Hindi pa! Huwag muna! Huwag muna! Ito na eh! Huwag muna! Masakit eh! Huwag muna, please! Ito. Wala pa tayong pera! Kulang pa yung pera natin! Huwag muna! Huwag muna! Pigilin mo muna, please! Pigilin taka, mo taka, muna! Taka, taka, taka! Sandali! Ito na, nawawala na. Yan, nawala na yung sakit. Yan! Yan, nawala na. Naku, ayan na naman! Huwag! Huwag muna! Huwag muna, parang awa mo na. Wala pa tayong pera. Huwag muna. Huwag muna. Baby, sweldo ko na bukas. Bukas ka na lumabas. Bukas ka na lumabas, baby. Ha? 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 At kapatid ni Mike, nairaos din ang panganganak ni Emily. Lakas loob na inako ng mag-asawa ang mabigat na responsibilidad ng pagiging batang ina at ama sa kanilang bagong silang na sanggol. Pero ni minsan, hindi pinagsisihan ni na Mike at Emily ang kanilang mga desisyon. Oh, nakatulog na ba yung bata? Opo. Kulang na kulang yung sinasahod ni Mike sa factory. Yung bili pa nga lang ng gatos ng baby namin, ang mahal-mahal na. Tapos, ang bayad pa ng kuryente. Pambili ng bigas. Ng ulam. Ganito pala yung buhay may asawa, tita. Ay nako, Emily, basta ako, hindi ako nagkulang ng pangaral sa'yo. Ang dami-dami naman lalaki dyan. Bakit si Mike pa napili mo? Eh, hindi nga nagtapos ng pag-aaral yun eh. Anong gagawin niyo? Paano yung palalaki yung anak niyo? Oh, Mike, alika, pasok ka. Emily, mamaya na kayo umuwi ah. Dito kayo maghapunan. Sige ho. Pagpasensyahan mo lang yung tita ko. Ganun lang magsalita yun. Pero mahal tayo nun. Tama naman yung tsahin mo eh. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Siguro kung iba na pangasawa mo, Emily, mas maginhawa buhay mo. Mike. Pasensya ka na, Emily. Ganitong buhay lang kayang ibigay ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Magsisikap ako. Hindi ko alam kung paano. Pero pinapangako ko sa'yo. Isang araw, bibigyan kita ng maginhawang buhay. Pangako ko sa iyo yan. Nagkaroon pa ng isang anak sina Mike at Emily. Samantala, sa tulong ng best friend ni Mike na si Huge, nakapasok si Mike sa mundo ng telebisyon bilang isang propsman. Ano pare, nakuusap po na si Direk? Di pa nga eh. Pare, kinakabahan ako. Hindi ko naman sinasadyang masira yung props eh. Maka masisante ako dito, pare. Kailangan ko pa naman trabaho. Lumalaki ni mga bata. Pare, huwag ka masyadong kabahan. Basta pag kinausap ka na, magpaliwanag ka lang na maayos. Oh, yun na si Direk. Sige, dito muna ako.
Okay. Direk, sorry po, nasira ko po yung props eh. Kung gusto po ninyo, babayaran ko po yun. Pero alam ko po na malaking halaga po yun. Ipapaawas ko na lang po sa sweldo ko. Ano ka ba, Mike? Ayos lang yun. Natural lang naman yung may nasisira sa taping eh. Basta wag mo na lang uulitin. Opo. Direk, kung hindi po tungkol sa props, eh bakit niyo po ako pinatawag? Ah, yun ba? Alam mo kasi, maganda ang naging response ng mga viewers sa mga maliliit na roles na ginagampanan mo sa show. Natural comedian ka, Mike. At dahil diyan, gusto ka namin bigyan ng break. May bagong segment ang Wow Mali, ang plaque. Pera lang ang katapat. At ikaw ang gusto kong mag-host nun. Si Pekto, yun yung tipong kahit hindi magpatawa, nakakatawa. Pagsuot babae lang yan eh. May angking, ano siya eh, katawa-tawang look. Nakilala siya dun sa tinis ng boses niya, di ba? Mula rin eh, nag-grow pa siya eh. At saka magaling sumunod. Pinagkakatiwalaan ko nga yan na pag wala ako sa isang portion ng nuts eh, siya agad sinasabi ko eh. Pwede mong sabihin lang sa kanya yung mga eksena na magagawa niya. Dahil dito at sa tulong na rin ni Joey De Leon na naniwala sa kakayahan niya, ay nagsimulang sumikat si Mike. Pero kasabay nito ay nakilala niya ang isang bisyong nagbabantang sumira Kuya, sa kanya. Kuya, sequence ikaw na raw po. Ay, sige, thank you. Uy, pare. Ayos ka lang ba? Mukhang narag na garag ka. Ayos lang, pare. Medyo pagod lang. Ano ba? Bakit naman? Eh, halos tatlong araw na akong nagtetaping. Puro racket. Halos walang tulog. Bukas nga, meron pa ako eh. Parang hindi ko na mapuntahan. Ano ba? Hmm? Alam mo, meron akong alam na makakatulong sa'yo. Sino? Ano sino? Sabi mo kung ano. Ano nga? Batak tayo, pare. Batak? Drugs? Huwag ka maingay, pare. Inaam mo yung boses mo. Baka may makarinig sa atin. Atin natin lang to. Alam mo kasi, pare, pag gumamit ka nun, siguradong di ka mapapagod at lahat ng racket mo, mapupunta mo. Pare, droga. Masama yun eh. Alam mo, hindi masama yun, pare. Alam mo ako, tagal ko nang gumagamit. Ha? Pero, nasan ako? Andito pa rin. Kaya sinasabi ko sa'yo, try mo lang, pare. Ang best na. Kung bahala sa'yo, ngiti ako hindi ka magsisisi. Alam mo, nasa nagdadala lang yan eh. Walang magpapadala. Ikaw ang magdala. Alam mo, sa'kin? Magpapatawa ang nagpasikat kay Mike sa mundo ng telebisyon. Ngunit sa likod ng kamera, hindi nakakatawa ang mga pangyayari sa buhay ng sumisikat na komedyante. Inilihim niya kay Emily ang pagkakalulong niya sa ipinagbabawal na gamot. At dito magmumula ang lamat sa samahan ng mag-asawa. Mike? Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Bakit may handa? Mike, ano ka ba? Pati anniversary natin, kinalimutan mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Saan ka galing? Pasensya ka na, Emily, ha? Kasi kanina, nung pa-uwi ako, may humahabol sa akin. Gusto nila akong patayin. Ha? Oo. Sino? Sino? Hindi ko rin kilala eh. Pero gusto nila akong patayin. Marami sila, anim, lima, hindi ko alam. Pero marami sila eh. Sino? Saan? Ano ba yung sasabi mo? Ayan sila oh. Kapitbahay natin yan. Hindi natin kapitbahay yan. Gusto nila akong patayin. Tignan mo mabuti. Bulag ka ba? Saan nga? Walang tao! Tignan mo buti, isarado mo lang yung bitana! Isarado mo yung bitana! Andiyan sila patay! Gusto nila ako patayin, Emily!
Sila dumibidala! Gusto nila ako patayin! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Gusto nila akong patayin! Ganito pa nila ako sinusundan! Sa paglipas ng mga araw, tuluyan ang naging alipin si Mike ng kanyang masamang bisyo. Lalo namang nangamba si Emily para sa asawa. Hinihintay kong bitawan mo ng bisyo mo. Alang-alang sa akin at sa mga anak natin. Pero hindi na yata talaga kami importante sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo? Uy! Ano to, ha? Ano to? Akin na yan! Hindi! Hindi ko ibibigay sa'yo! Sandali! Akin na yan! Ano ba? Hindi ko! Sandali, Emily! Akin na sabi! Hindi pwede na napon ko to! Emily! Emily, anong ginagawa mo? Akin na yan! Anong ginagawa mo? Bakit, Mike? Bakit ka gumagamit? Ay, kisama lang ako, Emily. Kailangan sa trabaho eh. Pwes, tigilan mo na yan! Hindi ko alam kung kaya ko. Pamilya natin ang bisyo mong yan! Ako, mga anak natin, gusto mo bang mawala kami lahat sa'yo dahil sa walang kwentang bagay na yan? Gusto mo ba, isang araw, pagising mo, wala na kaming lahat, ang kasama mo, droga lang? Ha? Sa buhay ng isang tao, dumarating ang pagkakataon na kailangan nating magdesisyon. At para kay Mike, malinaw kung ano ang mahalaga sa kanya. Pare, mukhang hindi ka na sumasagot sa mga page ko ah. Nagpaparamdam. Tayo pa naman jamming. Pare, halika. Alam mo kasi meron ako dito eh. Bago sumumpagulong tayo sa banyo. Pare, tanga. Pare, anong problema mo? Ikaw! Ikaw ay problema! Di ba sabi ko sa'yo yung isang araw, kapag niyaya mo pa ako, sasapakin na lang kita? Pare, ayoko na. Mahirap maintindihin yun? Ha? Mahirap intindihin yung ayoko na? Pare, mahal ko, pamilya ko! At ayokong masira yon nang dahilan sa walang kwentang bagay na yan! Madaling natukso si Mike ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngunit bago pa man siya tuluyang masira, nang ibabaw pa rin kay Mike ang takot para sa sarili at para sa kanyang mga mahal sa buhay. Nagpa siya si Pekto. Natalikuran na ang masamang bisyo at muling harapin ang kanyang pagiging asawa at ama. Oh, ano yan? Kevin, Joshua,
Doon muna kayo sa taas, ha? Dali nyo na yung pinamili nyo. Mag-uusap lang kami ni Mama, ha? Upo ka. Mike, ano to? Ano nangyayari dito? Kasi... Nung isang buwan, di ba, nakalimutan ko yung anniversary natin. Eh, bumabawi lang naman ako. Tsaka, sinubukan ko magluto kanina. Pero, palpak eh. Kaya, bumili na lang ako ng lechon manok. O bakit? Ayaw mo ba ng lechon manok? O sige, papalitan ko na lang. Iiyak ka na naman. Lahat mo nang gagawin ko, iiyak ka? Hindi. Natutuwa lang ako. Dahil... bumalik na yung dating Mike na kilala ko. Minahal ko. Mawawala yun. Alam mo ba, Emily? Mahal na mahal kita. At wala nang hahadlang sa atin. Lalong-lalo na yung walang kwentang bagay na yun. Sabi ko nga, alam ko naman. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ganyan ka rin nang tayo ay huling magkita. Tandang-tanda ko pa habang ako'y papalayo. Tinitingnan kita hanggang wala. Tuluyan na nang nakawala si Mike sa kanyang masamang bisyo. Dito na nag-umpisa ang pagpasok ng sunod-sunod na swerte. Kabilang dito ay ang pagtulong sa kanya ni Janno Gibbs na makapasok sa programang Be-Bote nga ng GMA7. At mula sa araw na ito, naging bukang bibig na nga ang pangalan niyang Pekto sa mga tagapanood. Boss, dito po ba yung taping ng Be-Bote nga? Sino ba sila? Ako po si Mike Nacua. Pinapapunta po ako ni Janno Gibbs eh. Diretso ka lang, boss. Salamat to. Sige. Oy, Mike! Ay! Boss Janno! Okay, sunod na ako, sabi mo. Welcome sa GMA, ha? Thank you, Boss Janno. Kaka, huwag ka muna mag-thank you. Kailangan pasikat ka muna dyan sa mga yan para hindi naman ako mapahiya sa rekomendasyon ko sa'yo. Gagawin ko lahat. Alam ko naman yun eh. Believe naman ako sa'yo. Di ba nung magkasama pa lang tayo dun sa Double Incredible? Believe na ako sa'yo dun eh. O ganito, ang role mo dito sa Be-Bote nga, Pekto. Pekto. Tapos naisip ko, pwede sana gawin mo na yung mataas yung boses mo, yung matinis. Paano? Yung ginagawa mo yun eh, mataas yung boses na... Yung parang ganito! Yan! Yung parang ganyan nga! Nahawa tuloy ako sa'yo lang ha. Para sa akin, siya ang secret weapon namin sa mga shows. Kasi, sa kanya namin pinapagawa lahat ng mga mahihirap na gampanan. Alam namin na magagampanan naman yun. So very humble, very down to earth, saka very talented. Yun naman yung dalawang pinakaimportan. Una ako natawa sa kanya nung nasa Be-Bote. Professional siya. Wala ko narinig na isang reklamo niya. Kahit gaano kahirap yung eksena. Basta't may pinagawa sa kanya, may ginawa sa kanya, gagawin niya, walang reklamo. Alam ko sa'yo na talagang nandoon yung potential mo at natutuwa nga ako na talagang tinutuloy mo yung pag-ibig mo o pagmamahal mo dun sa comedy. Kasi hindi naman andam na maayos tong industriya natin, kundi sa mga kagaya natin nagmamahal sa trabaho. Kaya Pekto, keep up the good work.
At sana eh matawa ang Diyos sa'yo. Uy, saan ba tayo pupunta? Basta humakbang ka, ayan oh. O baka madapa ka, ha? Uy, ano ba? Tanggalin mo na nga yung kamay hindi mo. Hindi pa, huwag ka masyadong atat. Saan ba tayo pupunta? Basta, lumakad ano ka pa. Meron? Lumakad ka pa. O ready ka na? Oo, sige na. O, ayan. Ano bang meron? Ayan o, yung kotse sa harap mo. Atin to? Atin. Pero pagdami ng mga tagahanga ni Mike, tila dumami rin ang tukso. Para saan niya pinuputol mo? Sa paa po. Hindi ba maikli? Hindi po. Sakto to. Hindi kasi yung huli ginawa mo eh. Nandito yung ano eh. Baka kulang yung kahoy ha. Magsabi kayo habang maaga pa. Sakto na to. Eh, nagsasabi ko kailang hapon na. Papurol yata yung lagari mo eh. Ha? Pagpinturahan na ba yung mga ano? Tapos na? Oo eh, dapat pinturahan na talaga yun. Pasok ng swerte sa buhay ni Pekto. Pero matapos siyang talikuran ng droga, isang panibagong tukso ang dumating. At iyon ay ang pagkahumaling ni Pekto sa ibang babae. Ano, may nakikita ka bang kasama si Mike? Alam mo, Emily, parang wala naman. Kami-kami lang palaging nandirito. Bakit, Emily, problema ba? Pasensya ka na, ha? Pati tuloy ko, nai-istorbo ko. Ayos lang yun. Ano ka ba? Para ka namang others. Ano bang gumugulo sa isip mo? Yeah. Wala. Hindi ko rin nga alam eh. Alam mo ba yung love story namin yan? Bata pa lang ako nung magkakilala kami ni Mike. 10 years old pa lang ako. Siya yung first love. First boyfriend ko. Sa katunayan nga eh. Wala akong ibang minahal kundi si Mike. Kaya hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Parang may iba na siya. Alam mo yun, natatakot ako. Paano kung ipagpalit niya ako sa mas bata? O kaya mas maganda sa akin? Hindi ko alam kung paano na ako. Parang hindi ko kayang mabuhay nang wala si Mike. Wow! Sarap ng ulam, ha? Gulay, ah. Ganahan na naman ako kumain. Lar, halika na, sabayan mo na ako. Emily, may problema ba tayo? Ewan ko. Siguro, ikaw ang dapat kong tanungin yan. May problema ba tayo, Mike? May problema ka ba sa akin? Emily, hindi kita maintindihan. Ano ba yun? Eto. Baka sakaling maintindihan mo. Sino ba siya, Mike? Mas maganda ba siya sa akin? Mas bata ba? Mas nagagawa ba niya ang lahat ng hindi ko kayang gawin? Ano bang pinagsasabi mo? Ha?
ako, Mike. Huwag mo nang dagdagan pa. Alam kong may babae ka. At alam kong estudyante siya. Hindi totoo yan. Paano hindi totoo yan? Ito, oh! Ito ang ebidensya! Yung mga text na sa'yo, nababasa ko! At minsan nakausap ko na rin siya sa telepono! Paano hindi magiging totoo yan? E telepono ko yan eh! Bakit mo pinakikialaman? Gamit ng gamit! Pinakikialaman mo! Bitawan mo nga! Paano ko naman hindi pakikialaman? Bitawan! Ano? Patuloy mo ko lolokohin! Ganon! Ha? Akin na yan! Muling nalagay sa panganib ang pagsasama ni Pekto at Emily nang mababalitaan ng huli ang pambababae ng kanyang asawa. Mariin itong itinanggi ni Pekto, ngunit hindi sapat yun para mapanatag ang kalooban ni Emily. Mike, maganda ba ako? Sexy ba ako? Oo naman. Kung maganda ako para sa'yo, ibig sabihin, kaya mong iwalay yung pamilya mo para sa akin? Sige na naman, Mike. Pagod na akong maging kabit. Pagod na akong maghintay, maging number two. Gusto ko namang maranasan maging number one. Iwalay mo yung pamilya mo, Mike. Magsama na tayo. Siguraduhin kong hindi ka magsisisi sa akin. Emily, sandali. Pag-usap muna tayo. Hindi na. Ayoko nang makipag-usap. Aalis na muna ako. Bukas ko nalang babalikan ang mga bata. Maghiwalay muna tayo. Sandali, huwag kang umalis. Hindi na ako bata. Dahil ba hindi mo na ako mahal? Emily. Ni minsan, hindi nagkaroon ng pagkakataon na hindi kita minahal. Simula pa nung una kitang makita nung bata pa tayo. Minahal na kita. Tinandaan ko yon at hindi na magbabago yon. Sinungaling! Kung talaga mahal mo ako, hindi mo ito gagawin sa akin! Emily! Sige! Saktan mo ako! Saktan mo ako! Saktan mo ako hanggang sa buong lahat ka! Sige! Saktan mo ako! Saktan mo ako! Tao lang naman ako, Emily, naging mahina! Natukso! Pero
Pinutol ko na ang pagkakamaling yon. Pinutol ko na. Nakipagtiwalay na ako sa kanya. Ganon? At anong gusto mong gawin ko? Magtatalon sa tuwa dahil nakipaghiwalay ka na? Mike, hindi ganun kadali yun! Hindi ko kaya kalimutan yung ginawa mong panloloko sa akin! Emily, huwag kang sumuko ka agad. Emily, ang dami na natin pinagdaanan! Ha? Nung ikasal tayo, nung nabuntis ka, wala tayong kapera-pera sa bulsa. Nung nalulung ako sa droga, kung wala nung trabaho pinasok ko, huwag kang sumuko agad. Isang pagkakataon lang hinihiling ko sa'yo, Emily. Isang pagkakataon lang. Emily, ipikit mo ang mga mata. Please, ipikit mo ang mga mata mo. Please. Emily, naaalala mo pa ba ang pinaghiwalay tayo ng tita mo? Magpapaalam lang po. Hindi pwede! Halika na nga, yakit lahat ang hindi pwede! Hindi, sakay, sakay! Emily! Sakay, hindi! Na. Huminto ang mundo ko noon. Pero nung magkita tayo muli pagkaraan ng 6 na taon. Mike? Kamusta ka? Huli akong nabuhay. Yun ang simula ng aking pagkabuhay muli. Doon tayo magsisimula. Kakalimutan natin lahat ng nangyari sa atin at magsisimula uli tayo. Mahal kita, Emily. Mahal kita. Lakas ang loob mong aminin na there was a time na ikaw ay nalulong sa pinagbabawal na gamot. Apo. Ganong tagal yon yung period na yon? Nahook po ako niyan for 1.5 years. May asawa ka na when you got hooked into drugs. May asawa na po ako. May mga anak ka na rin. Isa. Isa pa lang ang anak Isa mo doon. Isa pa lang po yung anak ko. Alright. Ang sabi nila, yung daw tao, hindi daw napupunta sa droga kung walang dahilan eh. Totoo ba yun? Sa kagustuhan ko pong kumita ng malaki. Oh. Parang, yun po yung nag-udyok sa akin para
makuha ko po yung trabaho na yon. Oh. Kasi po, pag nakagamit ako dati, parang walang antok, walang pagod. Ah, oh. So, Mike, kailan mo na-realize, no, na walang patutunguhan ang buhay mo sa pagda-drugs? Nalaman po nung wife ko. Mm. Kasi po, nag-iba na po ang itsura ko noon, eh. What were you taking? Shabu. Shabu. Na-overcome mo yun, yung addiction mo on your own? Takot ko po sa sarili na baka magkahiwalay kami ng asawa ko dahil lang doon. Tapos naaapektuhan na po yung trabaho ko. At that time po kasi, medyo lumalabas na po ako on cam. Ikaw na dinaanan mo yon, no? Magbigay ka nga sa kanila ng payo, paano ba? Kaya po nilang gawin yon, pero sa ibang tao palagi ko mahirapan. How did your life change nung sinabi mo nang ayaw mo na? Dumami po yung trabaho. Uh-huh. Oh. At hindi na po ako nahihiyan. So umano yung lumakas yung self-confidence mo? Opo. Dumami racket mo? Dumami po yung racket. Tumaas ang talent fee mo? Tumaas yung talent. Tumaas pa rin ang talent fee mo. Dumami yung programa mo, ganun. Dumami po. Oo. Bakit ka naman nalinya sa pagpapatawa? As propsman, oh. Talaga pong tuwan-tuwa na po sila sa akin. Dahil habang nagtatrabaho, maingay ka. Maingay po ako, patawa ng patawa. Patawa, oo. What is your ultimate ambition in your career? Meron ka bang ano, may idol ka ba na komedyante? Lahat naman po na komedyante, iniidolo ko eh. Uh-huh. Lalo na po pag napatawa nila ako. How far do you want to go sa career mo? Kung hanggang saan makakarating. Gusto mo bang maging isang Dolphy? Why not? So, you'd like to stay in comedy? Action comedy, parang ganun. Pero at least may comedy pa rin. Maraming maraming salamat, Pekto, ha? At talagang pinahintulutan mo na gamitin namin yung talambuhay mo para kapulutan ng aral. At talaga namang, alam mo, sa panahon ngayon, eh, maraming kabataan, di ba? Ang nalululong talaga. Sana nga yung buhay mo maging inspirasyon, maging aral sa ating mga televiewers na nasa ganung, ano, nasa ganung sitwasyon. Baka meron kang gustong ihabilin sa kanila. Kung kayo, eh, gumagamit pa, tigilan niyo na. Sa drugs, lagi kayong talo. Kulubot pa ang ano niyo. Ang ano? Yun pong ano. Oo, naku, ano ba yung sasabihin mo? Huwag mo na kaya ituloy. Baka sensor dyan, ha? Ha? Tito Mel, thank you din po. I thank you. Kami magpapasalamat sa iyo. Thank you sa Magpakailanman at sa GMA 7 at sa inyo, Tita Mel. Thank you. You are so welcome. Patuloy pa rin sa pamamayagpag ang karir ni Pekto bilang isa sa mga batikang komedyante ngayon sa telebisyon. Maraming hinatid na pagsubok ang kanyang kasikatan. Muntik na siyang mawasak ng iba't ibang bisyo. Ngunit sa bandang huli, nanaig pa rin kay Mike ang pagbibigay halaga sa mga bagay na nagdudulot sa kanya ng simple, ngunit di mapapantay ang kaligayahan. At yun ay natagpuan lamang niya sa piling ng asawa at mga anak na laging sumusuporta at nagtitiwala sa kanya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing